ano po yung mga maipagmamalaki ng legacy ng Duterte administration? Nothing. All I want the people is to just look around. Ito, ganito. Hindi ko ipagyabang. Una-una, hindi ko ito pera. That's not my money. All I would just say is that we built the, and that's all. I will not crow about it in public. Sabihin na mo ito. Sa 6 na taon na ikaw ay nanukulan, wala akong masabi sa iyong napatunayan. Di nakakapagtaka, mahal ka ng taong bayan dahil sa kahanga-hanga mong kakayahan, ginawa mo ang... And good morning po mga bayan. Welcome sa ating palibang vlog dito po sa mismong binyan. Na kung saan, ayan na po yung binyan station mga bayan sa harapan natin. Ayan na po. At yung likuran natin, dito po to side sa mismong bayan, Santa Rosa, no? Magkadikit lang po to mga bayan. At ito yung palibot. Andito tayo sa malaking ilog dito. Ayan. Ayan na po yung Santa Rosa dyan. At sa likuran natin, ayan na po yung binyan. Kaya samahan niyo po si Forecast Studio sa ating panibawang vlog dito po sa PNR. Area ng Binyan at Santa Rosa, Bagus. Simula July 2, ang 5 taong tigil operasyon ng Alabang Kalambalay ng PNR, tiis-tiis raw dahil ginhawa naman daw ang kapalit nito kapag ito ay matatapos na po ang operasyon nitong PNR South Commuter Railway. Ayan po mga bayan. Mula Alabang hanggang Kalamba mga kabayan ay may 500 pasahero, no? Araw-araw ang sumasakay mula Kalamba papuntang Alabang. Sa loob ng isang buwan, no, aabot po ito sa 13,000 mahigit ang pasahero na, po, mabayan, na mapiktuhan. Isasara ang linya para sa 147 kilometers railway mula Kalamba hanggang Clark, Pampanga. No? Kapag matatapos na yan, mayroon pong 51 na bagong bagon at may 7 express train para sa airport mula Clark hanggang Naiya, no? Ayan po, napakaganda pong balita yan mga bayan. At ayan po, sa unahan, ayan na po yung mismong Binyan Station ng PNR. Ayan, ito yung ilog na minsan po umaapaw po ito kapag bumabaha po, no? At malakas yung ulan. Ayan po mga bayan, atin pong pakinggan yung ating mga kababayan na na-interview natin dito sa tabing release na ang kanilang bahay matamaan. Ito na po si Tatay po, atin pakinggan po. Good morning po Tay, ikaw po ay matamaan po ba yung inyong bahay sa paghagip ba sa darating na July, yung pag-clearing nitong release ng PNR? Ma-affecto po talaga. Mm. Kaya lang, ang ibig namin masiguro, at lahat ng mga nakatira dito, yung siguraduhan na kung ilang metro ba, kaliwat kanan na ilang metro ang kukunin nila. At ang anong pang plano nila doon sa nakitira, babakurang ba? O anong doon? Tapos bibigyan nila ng right of pay yung mga ano. So ayong natitirang halimbawa, 15 meter sa kaliwa o sa kanan. Ano yung natitira? Paano ba yun? Ano, i-award ba yun? O kukunin pa rin nila yun? Pero fundamental talaga, hindi kami papayag ng ganito. Kasi, yun nga, walang kasiguruhan na may malilipatan kami. Ano. Eh, itong aming local government, wala. Meron kaming sasamahan dito. Sila lang yata nakakaintindi ng kanilang pinag-uusapan. At yung kaming mga taga rito, ayun, sabi-sabi lang. Ano pong sabi sa inyo sa local government? Wala bang, kasi base doon sa balita, sabi ni Undersecretary Chavez ay magbigay ng financial, temporary, pangrenta sa bahay. Eh kasi nga, gusto yung problema, may relocate yung maabutan. Iyahanap nila na matitirhan yon. So, ang magkano ba ang allocation para sa mga matitirhan namin, kung siyang halimbawa, at yung mga maapektuhan ng clearing. Malaman, hindi nga malaman doon sa aming official na ano talaga eh. Wala bang sabi sa inyo tayo na magbigay sila ng ano within 5 years
magbigay sila ng bahay na matirahan nyo, malalipatan. Wala, I think wala. Kasi ang alam ko, 6 months lang yung kanilang plano na ano, at meron na kami lilipatan. More than 300 ang tao dito na family. Busa dito sa Musente. Kung paano? Paano tayo kung ang inyong kagustuhan ay hindi mabigay sa PNR? No, kahit lupa, okay lang. Kahit lupa lang, okay na. Kung halimbawa talagang wala silang may bibigay ng house and lot, kahit lupa lang. Yun lang ha. Ano pong panawagan nyo po tayo sa ating Pangulo? Kung sakaling kayo ay mapaalis talaga dahil matamaan yung inyong bahay dyan. Kanina, bibigyan kami ng lupa kung walang may bibigay na house and lot. Sa at least man na kung saan man lugar dito sa Laguna, dito pa rin kami. At saka pangalan ko kay Pangulo, dapat magkaroon kami talaga ng permanenteng titirahan. Kailan pa to? Matagal na to eh. So, ganoon na lang, no? Maraming salamat sa iyo. Thank you, tay. Salamat po. Ang pangalan, tay? Gordon Jose. Ayan. Nakatira po si tatay at sigurado po matamaan yung kanyang bahay dito sa pag-ayos nitong PNR. Ayan. Salamat po, tay. Thank you po. Opo. Okay lang, mamesa. Mukha lang naman. Mukha lang. Opo. Hindi kasi nga, ang pag-aaray ng PNR. Opo. 30. Yan ang mga... 30 meters? Hindi. Mula, kulit kanan. Mula dito sa Riles, so kaliwa, 30 meters. So hagi pa to, mami. Oo. Tanggal pa yan. Ay, hindi. Ito, sa 50 na ito. Labas na nung may nagawa kami dyan na So saan pa talaga ang ano? Saan bang... Dyan sa kabila na kalsada. Pag tumawid ka, ayun. Ayan, ayan. 30 yun. 30 meters. Magkabila. Ah, magkabila. So, sa kanilang dulo ng station din, ganun din, may isang pang... Opo. O tapos paglabas naman dito sa ito, yung katulad naming mga tumira dito. Opo. 15 lang. 15. Rapper din mamaya. Pero mas malinis naman dito, mami, kaysa doon sa Bikutan, doon sa Bikutan. Oh, ang dikit talaga. Manila. Dikit, Manila. Lahat ng Manila. Talagang yung bubong ay halos dito na. Sir, anong pangalan ng ano niya? Purka Studio, mami. Ha? Purka Studio. Purka? Purka. Eh, ato. Hanapin ko mamaya sa search ko yan. Panonoorin niyo. Ay, ano lang yun yung sa akin yung pag-aaray ng PNR? Kami naman dati naka-squat din eh. Opo. Sa bagay eh. Ah, thank you so much. Kung tutuusin, mami, ay nakinabang na naman tayo. Oo naman. Okay. Libre pa tayo. Oo. Pero ang ano ng mga kababayan natin, sana relocation. Yung, ano po yung ano, mami? Ha? Yung hinaing natin. Eh kasi nga, 2004, nag-upisa yan. Pagkatapos, wala kaming ano, 30 days, binigyan kami ng notice for demolition. So, ang kinakano na lang namin, eh, mag-ano sa korte ng... Opo. May tawag doon. Ay, gusto ko sabihin natin demanda or what. Mm. Ay, ano, 2 years na inabot namin. Ang hinihingi ng bugado namin ay technical description na pinangahawakan nang sa PNR. So, sa tagal-tagal, sinabi na lang sa amin, marami kami nag-usapan, hanggang sa, ano, sabi nila, kausapin na lang ang local government. Okay. Kausapin na lang kayo. So, ngayon, ayan, balik ka naman. From 2004, yung iba, na bigyan na ng bahay, yung bandero na lipat na sa Langkiwa. Eh kami dito, matatanda ang bahayan niya. Yan din yan ay dito. Yung matatanda dito na tumanda. Ako, 44 years. Sabi sa DNR, ay for more than 30 years ako nakatira. Eh, gamitin namin ang batas na 041. Then, yun na nga. Ay, for 30 years, sabi rin nang iba rin sa munisipyo, kung walang court order, hindi kayo pwede makaalis. Kasi, ako 44. Ako ang pinaka-nandyan. Eh sila, yan at pinanganak, yan at tumanda. Ilan taong na, Ben? 58. Eh yung matatanda dyan, yung namatay na. 60 na. So, more than siguro mga 100 years na yung bahagyan na yan. So, sa madaling salita ay, yung bahay na tinitirikan nyo, kanina pa ba bang mangyayari sa PNR? PNR. Sabi nila PNR, pero yan may tamang sukat. Dapat 15. Kahit sino magsabi, 15 lang ang dapat nila. Eh. So 15 dito, pag pakanan, pakaliwa, 15. 15 meters. 30 meters. Opo. Ay, 50, 30 meters. Mm.
Vlogger. So, malaki na yon. Kaya gusto nga naming itanong sa Malacanang Action Center. Oh, yan, ano opo, ba mami. Ang tamang sukat? Ano dapat ba? Idulog mo, mami. Gusto mo, ituro ko sa'yo. Andito yung... Ano, meron ako. Ano meron? Ang ano na Action Center? Tamang sukat at plano nila. From 2004 to 2005, humihingi na kami ng plano. Wala namang ilabas ang plano. Opo. Meron sinasabi, may plano na bang PNR. Hiningi namin sa korte. Binigay sila. Yung pala, yung mga plano lang na pag-aalis ang pagpapalit ng mga tornilyo. Pagtabaklas itong ano, mga release. Yung mga tornilyo, ayusin dahil nagkakalas-kalas. Yun ang nakitang plano ng abogado namin. Na ano. So, hanggang ngayon, di pa namin makita ang plano at sabi nila sa DOTR. Eh ngayon, ito yung gusto namin alamin kung ano ba ang tamang sukat. Kasi nung pa, nung inanuhan kami ng demolition, 15 days o 30 days, hindi naman yan mga bahay ng aso, bahay ng 15 days di-demolish. Meron bang ganun? Wala pang abiso sa inyo, mami? Yung hindi ano? Nung pa yun, yung bago kami. Yung bago lang, bago. Ay, malagi may mga sinasabi sa December, sa January, sa May, at hanggang naman daw. O, ngayon yung huling kasabi. July 2. Na tataanin niya daw. Saanhin na, lalagyan ng bako. Bakura na, sa pero, July 2. Sa aking pagkakataon, siyempre lalagyan ng mga poste yan para sa taas ang ano. Opo. Pero hindi sakop yung sasabing 30 meters. More than. Eh gusto pa nga nila 60 meters. Hmm. 60 meters ang 30 dito, 30 pa ganun. 30 both side, kaliwat kanan. Para malalos yung lahat ng bahaya namin. Hmm. Pero ngayon, ang nakakapagtaka, hindi damay yung kung kailan wala. Saan ang hindi madamay? Yung kaliwa na side? Ayan na yun, kaliwang side. Oh. Eh, ito ang matandang bahaya. Mm. Eh, siguro 100 years na. So, yun ang hinaing mo kami, no? Ha? Yun ang hinaing mo, bakit? Namin dati, opo. Marami kami. May nakapirma yan sila. Mm. Eh, alam mo naman ang tao, hindi maintindihan. May nanira, may namera. Opo. Ay, nakagulo-gulo. Yung dating ano namin, ngayon, sila ang nasa barangay, sila kayo hindi namay. Ngayon opo. Kami, yung tulingan. Opo. Thank you, mami. Salamat po. 1892? Yan po mga bayan, ang pinakalumang istasyon ng PNR dito po sa Binian City, Laguna. At yan po, 1982? 1892. Ito. 1892. Panahon pa ng 1892 mga bayan. Ito ginawa ng mga Kastila, no? Ayan po ang forma. 1892, no? Wow. Sobrang tagal na po yun ito, mga bayan. Saan may logo? Saan mami? Saan mami? Doon? Sa bagong kasi. Opo. Yan po mga bayan. Ito na po yung istasyon ng Binian, no? At sa gawing kanan po, ayan na po yung mismo yung 1892 na gawa. Ito, medyo napakatagal na po ang panahon. At maraming salamat po mga bayan, no? Sa pagsama kay Porke Studio dito po sa istasyon ng Binian City, Laguna. Maraming salamat and God bless po.